Magandang buhay! Kamusta mga bata? Halina at tayo ay maglaro at matuto kasama si Teacher Ishi! Ngayong umaga, pag-aralan natin ang asignaturang Mother Tongue para sa unang baitang. Ang ating aralin para sa ika-apat na linggo, ako at ang aking pangunahing pangangailangan. Sa pagtatapos ng unang araw para sa ika-apat na linggo, ang inaasahan sa atin, pasalitang pagpapahayag ng pangunahing pangangailangan. 1.1. Nakikilala na ang mga pasalita ay naisusulat sa tiyak na pagkakasunod-sunod ng mga letra. 1.2. Naipahayag ang kaalaman o ideya sa pamamagitan ng iba't ibang salita. Halimbawa, drawing at pabaliktad na baybay. At 1.3. Naipapahayag ang kaalaman o ideya sa pamamagitan ng salita at parirala gamit ang baliktad at kagawiang baybay. Ngayon mga bata, sa bahaging ito ay nais kong kuhain mo ang module mo at sabay nating sagutan ang baliktanaw. Para sa ating pagbabaliktanaw, nais kong binangin mo ang pantig ng mga salitang ipapakita ko at ilagay mo ang bilang sa loob ng dilog. Handa ka na ba? Magaling! Simulan na natin! Unang bilang, basura. Basura. Ilang pantig meron ang basura? Pangalawa, tasa. Tasa. Isulat mo na ang bilang ng pantig. Pangatlo, tama. Tama. Pang-apat, baso. Baso. At pang-lima, bumasa. Bumasa. Naisulat mo na ba ang mga pantig? Magaling! Tumako na tayo sa pagpapakilala ng ating aralin. Meron tayong babasahing kwento. At ang kwento ay tungkol sa magkapatid na Lala at Lito. Halina, sabayan niyo akong magbasa. Ako si Lala. At ako si Lito. Nasa unang baitang kami. Kami ay may pangangailangan sa aming paglaki. Kailangan namin ng pagkain upang maging malusog. Kailangan namin ng tahanan na masisilungan. Kailangan namin ng damit na proteksyon sa init at lamig ng katawan. Balikan natin ng kwento mga bata. Ano nga ulit ang pangalan ng magkapatid? Tama! Ang pangalan ng batang babae ay Lala at ang pangalan ng batang lalaki ay Lito. Sa kwento, meron silang binanggit na kanilang mga kailangan. Ano nga raw ang pangangailangan nila? Una, kailangan nila ng tama pagkain upang maging malusog. Ano naman ang sunod nilang kailangan? Tama, kailangan din nila ng tahanan. At pangatlo, kailangan nila ng damit para protection sa init at lamig. Yan ang pangangailangan ng magkapatid na Lala at Lito. Ikaw, kailangan mo rin bang mangiyan? Opo, kailangan din natin ang pagkain, damit,
at tahanan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, dumako tayo sa pag-awit ng ating alpabetong Filipino. Sabayan mo ako sa pag-awit, ha? Handa ka na? Ang alpabetong Filipino, madaling bigkasin, sabayan niyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, Y, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sinabayan mo ba si Teacher Ishi sa pag-awit? Magaling! Nais kong tandaan mo yan at gagamitin natin yan sa pagtalakay ng ating aralin. Para sa ating aralin 1.1, pagkakasunod-sunod ng mga letra. Binanggit kanina na kailangan natin ng pagkain upang mabuhay at maging malusog. Magbibigay ako ng halimbawa ng mga pagkain. Itlog, bacon, at kanin. Pansinin niyo mga bata, ano ang makikita niyo sa mga salitang iyan? Tama! Ang unang titik o mga letra ay merong salumbuhit. Ngayon, basahin natin muli. Itlog, bacon, kanin. Nice kong malaman mo, mga bata, na kapag tayo ay naglilista ng mga salita, ito ay pinagkakasunod-sunod natin ayon sa kaninang unang letra. Sa itlog, ano ba ang unang letra? Tama, letrang I. Sa bacon, ano ang unang letra? Letrang B. Sa kanin, ano ang unang letra? K. Kanina, inawit natin ng alpabetong Pilipino. Sa tatlong salitang yan, at sa tatlong unang letra na makikita mo, ano ang pinakauna na nabanggit mo? Tama! Letrang B. Kaya ang letrang B ay mauuna kesa sa letrang I. Sunod! Naayos na natin ang bacon. Itlog. I. Nagsisimula ito sa letrang I. At kanin. Nagsisimula sa letrang K. Ano ang mas mauuna, mga bata? Letrang I o letrang K? Tama, ito ay letrang I. Kaya ang kanin ay maiiwan na lang diyan sa kanyang pwesto. Nagawa na natin. Naayos na natin ang pagkakasunod-sunod ng mga letra. Mauuna ang B, sunod ang I, at sunod ang K. Sana nauunawaan mo. Ngayon ay magbigay pa tayo ng iba pang halimbawa. Sabi kanina, kailangan rin natin ng kasuotan. Ano-ano ang mga kasuotan? Salawal, bestida, kamison. Kagaya sa nauna nating gawain, nais kong pagsunod-sunodin natin ang mga letra. Sa ang letra, nagsisimula ang salawal. Tama! Sa letrang S. Magaling! Bestida. Saan nagsisimula ang bestida? Sa letrang B.
Magaling! Eh, ang kamison. Saan nagsisimula ang kamison? Nagsisimula ito sa letrang K. Ngayon, pagsunod-sunurin natin sila. Mga bata, ano ba ang mauuna? Letrang S o letrang B? Tama, letrang B. Kaya ang salitang bestida ang dapat mauna kesa sa salawal. Magaling! Ngayon, mga bata, ano ang mauuna? Letrang S o letrang K? Tama, mas mauuna ang letrang K kaysa sa letrang S. Kaya pagpapalitin natin sila ng pwesto. Ngayon, basahin natin muli. Bestida, kamison, salawal. Nauuna na ang bestida dahil ito ay nagsisimula sa letrang B. Sunod ang kamison. At pinakahuli ang salawal dahil mas mauuna ang K kaysa sa letrang S. Magaling! Magbigay pa tayo ng iba pang halimbawa. Sinabi rin kanina na kailangan natin ng bahay o tahanan. Basahin natin ang halimbawa ng bahay o tahanan. Kondo, bungalo, at bahay kubo. Ngayon, saan nga ulit nagsisimulang letra ang kondo? Tama, letrang K. Eh, ang bungalow? Tama, sa letrang B. At panghuli, bahay kubo. Saan nagsisimulang letra ang bahay kubo? Tama, sa letrang B. Ngayon mga bata, ayusin natin ang mga salitang yan ayon sa pagkakasunod-sunod. Ayon dun sa alpabetong Pilipinong inawit natin kanina. Isa-isahin natin. Ano ang mauunang letra? Letrang K ba? O letrang B? Tama, mas mauuna ang letrang B kaysa sa letrang K. Kaya pagpapalitin natin sila ng pwesto. Yan. Mas mauuna ang bungalo kesa sa kondo. Dahil ang bungalo ay nagsisimula sa letrang B at ang kondo ay sa letrang K. Sunod, paghambingin naman natin ng kondo at bahay kubo, ano ang mas mauuna? Ulitin natin kagayang kanina. Mas mauuna ba ang K kesa sa letrang B? Mali. Kaya ayusin natin. Ano ang mas mauna? Bahay kubo o kondo? Tama! Bahay kubo. Kaya pagpalitin natin silang dalawa. Mas mauna ang B kaysa sa K. Dito na tayo ngayon. Nasa tamang ayos na ba? Hindi pa. Pansinin natin ang dalawang letrang B. Pareho silang letrang B. Kapag ganyan ang inaayos mo, mga bata, titingnan mo na ang kasunod na letra. Ano ang katabi ng letrang B sa bungalo? Letrang U. E ano naman ang katabi ng letrang B sa bahay? Letrang A. Ngayon, isipin mong mabuti, mga bata, ano ang mauuna? Letrang A ba o letrang U? Tama, mas mauuna ang letrang A kesa sa letrang U. Kaya pagpapalitin natin ang bahay kubo at bungalow. Yan. Tandaan mo, mga bata, sa pagkakasunod-sunod ng mga letra, tandaan mo mga bata, sa pag-aayos ng mga salita, dapat ay nakabatay ito sa unahang letra. Dapat sunod-sunod ang mga letra ayon sa alpabetong Filipino. Kung
Parehas ang simula ng dalawang salita na gaya nito, bahay, kubo at bungalow, titingnan mo yung kasunod na letra at yun naman ang pagsusunurin mo. Naiintindihan mo na ba ang aralin? Tandaan mo! Ngayon ay tumako tayo sa aralin 1.2. Salitang may dalawang kahulugan kapag pinagbaligtad. Basahin natin. Sabayan mo ko. Ta-ba. Pag pinagsama natin, taba. Anong ibig sabihin ng taba? Yan, ang bata ay mataba. Ngayon, pagbaligtarin natin. Unahin natin ang pantig na ba. Ta. Napansin mo? Mula sa taba, naging bata. Bata. Anong ibig sabihin ng bata? Bata. Yan, kagaya mo. Isang bata. Napansin mo? Pinagbaliktad natin ang dalawang pantig. Taba, naging bata. Parehas ba ang kahulugan ng taba at bata? Hindi. Kaya nais kong maunawaan mo na may mga salitang kapag pinagbaliktad natin ay naiiba ang kahulugan. Halimbawa, ta-ma. Tama. Anong ibig sabihin ng tama? Yan, tama. Correct. Check. E pagbalikta rin naman natin. Ma-ta. Mata. Ano na ang mata? Yan, mata ang ginagamit mo para ikaw ay makakita. Mula sa tama, ito ay naging mata. Salitang may dalawang kahulugan kapag pinagbaliktad. Iba pang halimbawa. Sa ba. Saba. Anong saba? Yan, masarap yan eh. Yan ay uri ng saging. Masarap gawing banana cue. Pagbalikta rin naman natin ang saba. Unahin natin ang ba. Ba-sa. Basa. Ano ang ibig sabihin ng basa? Tama! Nagbabasa. Kagaya ng bata, ang bata ay nagbabasa ng aklat. Napansin mo? Dalawang salitang kapag pinagbaligtad mo ay magiging magkaiba ang kahulugan. Iba pang halimbawa. Tabo. Tabo. Ano ang tabo? Yan. Yan ay tabo. Ginagamit pang salok ng tubig. Pagbalikta rin natin. Unahin natin ng bota. Bota. Ano naman ang bota? Tama. Yan ay ginagamit mo kapag tag-ulan upang hindi mabasa ang sapatos mo o ang paa mo. Iba pang halimbawa. Tali. Tali. Ano ang tali? Yan ay tali. Ginagamit mong panali. Pagbalik na rin natin. Unahin natin ng li-ta. Basahin nga. Lita. Ang lita ay ginagamit pangalan ng babae. Lita. Napansin mo mga bata? Pinagbaliktad mo ang pantig, di ba? At nakabuo tayo ng panibagong salitang may ibang kahulugan. Iba pang halimbawa. La-ta. Lata. Ano ang lata? Ito ay pwedeng lagyan ng tama, pwedeng lagyan ng sardinas, pwede rin lagyan ng gatas,
Basta iyan ay ginagamit na lalagyan. Paano pag pinagbaliktad natin? Ta-la. Tala. Ano ang tala? Yan, nakita mo? Ang tala ay bituin. Sa English ay star. Pinagbaliktad natin ang salita at nakabuo tayo ng salitang may ibang kahulugan. Sana tinandaan mo. Pinagbaliktad natin ang mga salita at nakabuo tayo ng salitang may ibang kahulugan. Sana tinandaan mo yung aralin na yan. Sunod, lumako tayo sa aralin 1.3, salita at parirala gamit ang baliktad at nakagawiang baybay. Gagamitin naman natin sa parirala ang mga salitang pinag-aralan natin kanina na kapag binaliktad mo ay may ibang kahulugan. Una, ang tabo. Basahin mo nga. Ano ang tabo? Yan, ang tabo. Pagbaliktad rin naman natin ang tabo, magiging tama, bota. Ang bota. Yan, ang bota. Iba pang halimbawa. Ang tali. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng tali? Yan, ang tali. Pagbaliktad rin natin ang tali, ito ay magiging lita. Ngayon, basahin natin. Si lita. Yan ay ang batang si lita. Naway naunawaan mo na naiiba ang kahulugan ng salita kapag pinagbaliktad natin ang pantig. Nakuha mo ba ang aralin natin? Magaling kung gayon. Ngayon ay kuhain mo na ang module mo at atin ang sagutan ang gawain 1. Ihanda mo ng labis mo. Para sa gawain 1, panuto. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot kung ano ang kailangan ng bata sa kaniyang paglaki. Tingnan natin ang unang bilang. A. Sasakyan. B. Pagkain. O C. Bato. Alin dyan sa pagpipilian na yan ang kailangan mo o kailangan ng batang katulad mo sa inyong paglaki? Letrang B. Tama. Kailangan mo ng letrang B. Pagkain. Ngayon ay isulat mo ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel mo. Binigyan na kita ng halimbawa. Ikaw na ang sasagot sa mga susunod na bilang. Para sa number 2, A. Ubas. B. Bato. O C. Bola. Ano ang kailangan mo dyan sa iyong paglaki? Sulat mo na ang letra. Pangatlo, bahay. A. Bahay kubo. B. Orasan. O C. Mga dahon. Ano ang kailangan mo? Sa pang-apat na bilang, A. Mga laruang holen. B. Sapatos. O C. Laruang teddy bear. Ano kaya dyan sa mga pagpipilian na yan ang kailangan ng batang katulad mo sa inyong paglaki? Para sa gawain 1.1, panuto. Pagsunod-sunurin ang mga salita na paalpabeto. Isulat ang bilang 1 hanggang 5. Pinag-aralan natin kanina kung paano mag
sunod-sunod ng mga salita na paalpabeto. Sana tinandaan mo. Yan ang mga salita. Basahin ko. Sabayan mo ko. Ubas. Atis. Kubo. Bag. At damit. Tignan mo ang mga unang letra ng bawat salita. Alin diyan ang nauuna sa alpabeto? Letrang U, letrang A, letrang K, letrang B, o letrang D? Ang pinakauna ay tama, letrang A. Kaya ang mauna ay ang salitang atis, o lalagyan mo dito sa guhit ng numero 1 o isa. Okay po? Gawin mo na ang mga susunod. Tapos ka na ba? Magaling! Dumako na tayo sa gawain 1.2. Panuto. Ayusin ang pabaliktad na salita upang makabuo pa ng isang salita. Pinag-aralan din natin yung kanina na may mga salitang kapag pinagbaliktad mo ay makakabuo ng isa pang salita na may ibang kahulugan. Basahin natin ang mga salita. Number 1, mata. 2, taba. 3, sala. 4, tala. At 5, mali. Ang gagawin mo lang dyan mga bata ay pagbabaliktarin mo lang ang salita upang makabuo ka pa ng isa pang salita. Halimbawa, sa unang bilang, mata. Pagbabaliktarin mo lang, puunahin mo lang ang ta at sunod ang ma. Kaya makakabuo ka ng salitang tama. O isusunod mo lang po ang sagot mo dito sa guhit. Ang mga susunod na binang ay sagutan mo na. Tapos na ba? Magaling! Dumako na tayo ngayon sa ating gawain 1.3. Panuto. Isulat ang wastong salita sapat lang gamit ang larawan. Tingnan natin ang mga salita. Number 1. Ang blank ay nasa langit. Ano kaya yung nasa langit? Ang blank ang lagayan ng gatas. Ito ang mga larawan, lata at tala. May tanong dito. Number 1. Ang blank, ito daw ay nasa langit. Ano kayang makikita mo diyan sa langit? Ito kayang lata o ito kayang tala? Tama, itong tala. Kaya isusulat mo ang salitang tala. Isulat mo na. Dito ay tala. Kasi ito ay nasa langit. Pangalawa, ano kaya itong lagayan ng gatas? Ano ang tawag dito? Tama, lata. Lata. Isulat mo na dito sa pangalawang guhit ang lata. Nasabayan mo ba ako? Magaling! Dumako tayo sa pangalawang bilang. Ang blank. Tinutukoy niya ay lagayan ng tubig. Ang blank. Tinutukoy naman niya ay gamit sa paa. Ito ang mga pagpipilian mo. Tabo. Bota.
isulat mo na dyan sa mga guhit na yan ang hinahanap niyang sagot. Tapos mo na ba? Dito tayo sa pangatlo. Ang blank. Sinasabi niya dito ay gamit sa paningin. Ang blank para sa pangalawang guhit. Ito ay wastong sagot. Ang pagpipilian mo ay tama o mata. Ano kaya ang sasagot mo dyan? Narito na ang mga description at ilagay mo na lamang ang tamang sagot dito sa mga guhit. Pang-apat, ang blank. Hinahanap niya ay uri ng saging. Para sa pangalawang guhit, ang blank. Ang hinahanap naman niya ay gamit ay aklat. Ginagamit mo daw ay aklat kapag ginagawa mo to. Saba at basa. Basahin mong mabuti ang description hinihingi niya para masagutan mo. Tapos mo na ba? Magaling! Nakatapos tayo ng ating gawain at aralin para sa unang araw. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata!